Si Tart. So, ang pagbukas natin ng unang makina, sir. Ito muna ang ABR. I-turn on lang natin. Pindutin natin kung kulay blue pa ang mat. Then, quick start para pumalo siya sa 220. 220 kasi yung kailangan na voltage na ito. So, pag nandito na siya, pinatay tayo dito sa makina. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Sa computer muna tayo, sir. Ito yung computer natin, nandito sa loob. Switch on muna natin yung computer. Tapos, bago natin pagganahin yung makina, itong tignan mo dito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Iuurong muna natin yan pa. Yan. Papunta dun sa home niya. Ano, lock ba yun? Lock? Oh, lock yun, sir. Iangat lang yun. Tulak lang natin sa papunta ng home. Isangat natin ito para makita natin. Then dapat ito yung natin, emergency stop button. Dapat nakaangat lagi yan kung naka-on yung makina. Pag press lang siya. I-press lang po. Ano yan, sir? Ikot? Ikot natin. Ikot. Ikot siya paangat. Kabilaan yan, sir. Dito, meron din dito. So, once sa kanila na, kahit sa kanila nakababa, sir. Tulad nito, sir, nakababa. Hindi siya mag-on. Kaya kailangan, sir, parehong dapat nakaangat. Pag nakaangat na pareho, pwede mo nang pindutin yung main power. Mag-on na yung makina. So, punta tayo dito sa itong software natin, Printer Manager. Ito yung software natin pang control ng machine. Open lang natin. Ayan. So, okay na. Ito yung control natin. Pag pindut mo yung up, angat to. Ayan, up, down. So, bago ka mag-start ng printing, punta muna tayo doon. Bago ka mag-start ng printing, magpipindot ka dito. Pipindutin mo tong apat. So, bali mag-cleaning ang tawag dito. Cleaning o purging. So, bawat isa, pipindutin mo, sir. O kaya, sir, pwede dalawa sabay. Tapos dito sa ilalim, sir, may kita mo, sir, may tumutulong. Yan. Talaga, palabasan siya ng konti. Kailangan, sir, kailangan. Tapos yan, sir. Kailangan natin itong swab, sir. Swab na may solution para malinis yung mismong printer. Hindi kasi tayo pwedeng mag-print, sir, ng ano, na merong may mga tumutulong ganyan. So, kailangan, sir, malinis yan. Punasan mo yan. Lahat yan, sir. Marami naman solution na available. Marami naman, sir. Ikapahid lang talaga. Ikapahid lang, sir. Ang gagawin mo, sir, di ba, papahid mong ganyan. Pag pahid mong ganyan, pipipiin mo lang ganyan. Parang pipigayin mo lang, sir. Okay. Yan. So, then pwede mo lang po ipunas. Kahit isa lang, sir, pwede na po. So, basta mawala lang yung mga dripping doon sa ilalim. Opo. So, yun ha. Yun ang ano, tinatawag natin, sir, na purging. Then, pag nakapag-purge ka na, sir, lagi yun, sir, sa startup. Kung pagbukas lagi ng makina, lagi kang magaganon. Okay. Every time mag-open, succeeding prints wala na. Kahit hindi na, sir. Okay. Basta nagpiprint ka na, sir, okay na. Then, kung every, okay na, sir. Every time mag-on lang, like in the morning. Ito ngayon, sir, origin. X origin, sir. Kita po ba, sir? 10, no? Dito mayroong value yan, sir. Okay. Yung X origin na yan, sir. X origin na yan, sir. Ito yung starting point ng printing natin. 10. So, pag 10 nakalagay doon, pag nag-print ako, dito siya mag-start. So,
Pero mostly in default, 10 yung ano, no? Mostly. Depende sir sa paglagay ng material kasi. Minsan kasi sir, sobrang sagad doon. So mag-a-adjust ka rin dito. Adjust ka rin. Okay. So pag na-adjust mo na yun doon sir, kung nakita mo na yung tamang value sa ano mo, sa origin mo, pindutin mo na tong check nozzle. Para makita mo yung status ng printer head. Check nozzle. Pipindutin ka sir, itutok mo nila. Yan yung nozzle natin sir. Ito yung status ng printer head natin. Pag may gantong konting ano, konting kulang-kulang sir. Blanco-blanco. So, pwede nating i-print na yan. Huwag lang yung masyadong marami, marami. Sir, na ano po, na ganyan. Generally, okay na siya. Apo, apo. Pag ganyan sir, okay na sir. So, pwede tayo mag-start ng print. Ngayon sir, ito yung software natin sir, no, na pang ano, pang control sa makina. Meron tayo sir, isa pang software para sa rendering ng image. So, ito yung main tab sir. Kaya sir, hindi, itong ano to sir, itong software na to sir, hindi niya babasahin ng JPEG lang. So, kailangan mo tong software na to para ma-convert niya na readable ng software na printer manager. So, file, new, oh, dito sir, wala ka nang gagalawin. Pindutin mo lang tong okay. Tapos, file, import picture. Then, hanapin lang natin kung ano yung image na gagamitin natin. Ang default na ginagawa natin dito, sir, file extension ay JPEG or TIF. I-okay mo lang, open mo lang. Adjust to picture size, then okay. Ayan. So, zoom out natin, control, alt, tapos scroll. Ayan, para ma-zoom out natin. Ito siya, no? Paano naman natin makikita yung sukat na ito? Pindutin natin tong show metric panel. Then select natin yung image. Ito yung sukat niya. 120 by 60 inches siya sir. So 10 feet by 6 feet. 6 feet ba? 5 feet. 10 by 5. So i-render na natin, no? File. Print. Or Control P. Or ito sir. Itong print. Pwede control P. Tapos sir, properties. Tapos dito sir, ito yung mahalaga sa atin sir, resolution. Ang settings ang naginagawa natin dito sir, ang pinaka-default natin sir ay 3-pass. 3-pass? 480 by, normal to sir, 480 by 540. 480 by 540 3-pass. Resolution. Then sa print media, dapat sir pareho siya. 480 by 540, then same dapat siya dito. Yan lang lagi yung check natin sir. Double check natin yan. Then itong lightness natin sir, gawin nating 2.2. Ito sir, ang gawa naman nito sir, pag-adjust nung kulay, nung dark or light. Makikita naman natin dito sir, darkest, lightest. So pag nagdagdag ka sir, magla-light. Pag nagbawas ka sir, magda-dark. Then kung na-set mo na sir, auto-set paper lang. Ito sir, itong default na ginagawa natin sir. Ito yung default natin. 2.2. Pag pindut mo kasi yung default niya sir, mag-iba. Mag-iba yan. So dapat sir, ang default talaga natin para makuha mo yung tamang kulay sir. 2.2. Pero yung 2.2, ito na yan, di ba? Opo sir, opo. Yan yung output niya sir. Pag ano sir, pag pindut mo sa default yan, ito sir, kunwari pagpalagyan natin ito. Itong kulay na ito sir, mas maglalay ito, baka maging sky blue. So dapat sir, gawin natin 2.2. 2.2. Then dito sir, meron din tayong adjustment ng kulay dito. Pero mas maganda sir, default na no? I-default na natin. Huwag mo nang baguhin dito sir. Kung meron kang i-adjust na kulay sa Photoshop. Kung di mo makuha sa Photoshop sir, saka ka pwede dito. Kasi dito sir, pag nag-adjust ka lang sa yan, yung mga ibang kulay dyan sir, maapektuhan. Hindi lang yung sa yan. Di ba sa Photoshop sir, pwedeng pa. Layer. Dito sir, hindi. I-okay mo lang. Then pag nalagay mo na sa default yan, 2.2. Resolution, print media, 2.2, auto-set paper. Auto-set paper mo lang, kahit isang beses lang okay na. Then okay. Then print to file. Pag print to file mo sir, ito yung saving. Saving ng file natin. So
Lagay lang natin sa desktop. Save lang natin. Hintay lang natin siyang mag 100%. Pag nag 100% na siya, sir, ready to print na. Pero yung... na, or pupunta, babalik pa ako sa... Babalik ka sa isang software para i-add yung job na yan. Yung quality, yung, di ba, tulad nung regular printer, may fast drop, ganun, something. Ito yun, sir, yung sinabi ko sa'yo, yung resolution. Pero meron kasi kami tinatawag dito na speed. Yung meron kaming normal speed, high speed, mid speed, tsaka high speed. Ang ginagamit natin dito, sir, high speed na. Para mas production ka, sir. Kasi kung mag-mid speed ka, sir, lalo kung marami yan ay piniprint mo, baka hindi ka umabot. So kailangan sir. Naka-setting na lahat ng dalawa na speed. Naka-high speed na sir. Kasama na yung setting dun sa ano no, yung sa 480. Dito sir, wala ka nang gagawin sa speed. Yung sa resolution lang andito. Yung ito sir. Ito lang yung gagalabin mo. Dito lang. Pero kung sa speed sir, dito ka pupunta. Ayan. So, add natin yung job. Iditin natin yung plus sign. Add job. Hanapin natin yung file. Mayor, open mo lang. Then, andito siya, double click mo lang. Okay. Tapos, andito yun, sir. Ito yung sinasabi ko, sir. High speed, mid speed, tsaka low speed. Tapos, sir, dapat dito, sir. Di ba ang ginawa natin, 3-pass? Dapat, sir, naka-3-pass din yan. Tapos dito, sir, may kita mo naman yung settings niya. Dito, o kaya dito rin. Andito naman na yung settings niya. So, yun. Print na natin, sir. So, ang select natin tong image, kung ano yung nandito, sir, yun yung ipiprint niya. So, ang print sign natin, sir, ito. Yung parang printer na logo, print job. So, bago ko mag-print, sir, i-double check mo lagi itong origin mo. Kung saan mag-start. Tsaka itong clip media natin, sir, ito, sir, dito mo dito. Kabilang niya, sir, meron. Kabilang dulo. So, dapat, sir, ito, sir, itong media to, sir, naka-clip siya dito sa... tarpaulin. Hindi siya sagad, hindi siya konting-konte, yung gitna lang. Kasi sir, pag sagad yan sir, minsan pag hindi maganda yung pagkakalagay ng tarpaulin, umuusog to. Yung under neto, lumilihis. So, eto sir, possible na umangat. Pag umangat yan sir, pag umangat yan na ganyan sir, habang nagpiprint sir, pwedeng tumama doon sa printer natin, yung pinaglalabasan ng ink. Yung pinaglalabasan ng ink na sir, delikado yung pag nasabitan ng bakal o kung ano yung nandito. Kasi ano yun sir, medyo maselan yun pag gano'n. Walang half lang. Yan. Yan sir, pwede na yung ganyan sir. Yan, sa kabila, i-check din natin sir. Ano yun? Tapos print na natin sir, no? Para makita nyo. Pag-print ko na ito sir, para makita nyo lang na nagbiprint na. Pero meron pa tayong ibang settings na gagawin dito. Kasi dito sir, isang ano lang to eh. Isang image lang to. So pwede ka mag-render dyan ng sabay-sabay o ilang piraso. Yung multiple na. Ah, yes po. Then print lang natin sir, para makita natin nagbiprint. Editin natin itong print job. Ayan siya, mag-biprint na. So ito yung post natin sir. Pag minsan sir pag magpo-post ka, makikita mo sir parang pag may mga guhit na malalaki sa printing. Pag may mga guhit na malalaki sir, mag-post ka, then mag-purge ka lang ulit tulad nung ginawa natin pagbukas. Kung anong kulay yung nakikita mo, sir. Kunwari, sayan. Nakita mo yung sayan na parang merong may guwet. Mag-purge ka. Sayan lang. Tapos, ito naman yung start. Stop. Abort job. Abort current. So, stop na siya. So, balik naman tayo dito sa main top na software natin. So, kung isang image lang, tas kung gusto mong i-multiple, i-paramihin, right-click mo lang, duplicate. Ayan. O kaya sir, alt, then drag. Ayan. So, kailangan sir, sumod natin. Kailangan sir, itong image na to sir,
mag-fit siya dito. Sa canvas. So, ang gagawin natin, sir, i-merge muna natin siya, yung pantay dapat. So, punta tayo dito. Itong show alignment, distribution. Then, ito. Select natin, ito yung lalabas dyan. Select natin itong dalawang image. Then, itong left alignment para magpantay siya dito. Then, ito namang vertical para yung spacing niya, sir. Ayan. Yung spacing niya ay 0.039. So, maliit lang, sir. Maliit lang yan. So, ito yung default na ginagawa natin para hindi tayo sayang sa material. Minsan kasi, sir, meron mga client, meron mga operator na gusto nila mas malaki yung spacing, both sides. So, ang ginagawa nila, sir, nag-a-adjust lang sila dito. Ginagawa nilang 1 inches. Pag 1 inches mo, sir, select mo ulit. Then, pindutin mo to. Ayan, sir, may kita mo na. Pag sinum mo, sir, may kita mo. Ayan. May space. So, kaka, yung margin niya, kibali, pag nag-ano ka, kakainin niya yung image, hindi na. Paano po? Kunwari, dadagdagan mo yung spacing, yung image ba, makakat ba niya? Hindi, sir. Basta hindi. Ano, sir, basta naka-show yung, basta naka-align ka, vertical. Pag pindot mo yung vertical, sir, kung ano yung sukat mo dito, sir, ayun yun. Ayun yun, sir. Hindi yun, ano, sir, hindi yun papatong, hindi yun magaganyan, sir. Hindi yun magpapatong na ganyan. Basta, select mo lang siya, sir, then vertical. Spacing niya to, sir. Spacing niya to, then yung left. So, paano siya ipasok na? Mamaya, sir. So, hindi pa natin makikita yung sukat niya. Pag isa lang yung nakaselect, sir, makikita mo yung sukat niya. Pag one or more, two or more, hindi mo siya makikita. So, paano yun? Select mo lang lahat. Right-click, group, or Control-G. Makikita mo na siya, sir. So, yan na yung sukat niya. So, yan na yung total niya yung sukat. So, right, i-ano mo to, sir. Select mo itong image. Punta ka ng file. Then, page setup. Dito yun, sir. So, 120. Magdadag ka ng 0.2. Dadagdag ng 0.2. 120.2. 121. 121.2. Pindutin mo lang itong okay. Ayan na, sir. Pasok na siya. Ipapasok natin yan, sir, ng, ano lang, ng automatic. Nang hindi na natin ilodrag na ganyan. Select mo lang lagi yung image. Basta, sir, pag may pipindutin ka dito, dapat lagi ka nakaselect dito sa image. So, ito, sir. Itong image na ito, sir, ipapasok natin siya dito. I-click mo lang ito, sir. Horizontal. Para magpantay siya dito. Then, vertical. So, na, sir, pasok na siya. Pag sinum mo, sir, may kita mo yung ano niya, sir. Yan yung canvas natin, sir. So, i-rip na ulit natin siya. Print or Control-P, Properties, then Auto-Set Paper. Tulad lang ulit ng kanina. So, kung gusto mo, sir, ng, ano, ng mas mabilis yung print, punta ka dito, Print, Properties, 2-pass. 480 by 360. Mas maliit, mas mabilis. Hindi, sir. Sir, mas pababa. Pababa, mas mabilis. Kaso nga lang, sir, yung quality, yung kulay nito, sir, hindi na tulad nito. Yung ano, lalo, sir, sa skin tone. Sa skin tone natin kasi may kita. Kailangan. Kasi minsan nga, sir, pag nag-print ka ng... I-tripas na yan kasi skin tone yung kailangan natin. Lalo, sir, pag ano, di ba, sa mga election, kailangan ng mga ano, yung mga mukha nila kailangan malinaw. Yes. Di ba, kailangan detailed talaga. So, dapat naka-tripas tayo. So, ang default na gagawin talaga natin dito, sir, mag-tripas na tayo. Ayan. Auto-set paper mo lang. Okay. Then, tulad lang ulit ng process kanina sa isang image. Print to file. Save lang ulit. So, yun lang na, sir, nung sa vertical niya, sir. Paano naman, sir, pag ano? Pag magdadagdag ka naman dito. Dito naman. So, right-click mo yan. Duplicate mo ulit. Ayan. Select all mo ulit siya. Ito naman siya, sir. Top. Pindutin mo naman yung top. Pantayin na yung top. Then, itong horizontal. Pantayin na siya. So, tulad, gagawin mo lang ulit, sir. I-control-G mo. Ayan. Pero, dito, sir, ang maximum printing natin dito, sir, 120. Kasi 10 feet lang.
Hindi ka na pwedeng lumagpas sa, ano, sir, sa 122 pataas. Hmm. 121, sir, pwede pa. Pero mag 122 o 120 hmm. or 123, hindi na, sir. Hmm. So, yun lang yun, sir. Paano yung paganon, yung image, right? Hmm. Ah, i-rotate, sir. Wait lang, sir. Ang group natin, ha. Kung i-rotate mo yung image, sir, dito. Select mo lagi image dito, sir. Ang rotation na ito, sir, 90, degrees. 180, 360, 720. Ayun, sir, ang, ayun ang rotation niya. Yan. So, pag ano, sir, pag nakaganti yung, nakatayo dito yung ano mo, sir, yung image mo dito, nakatayo dito, ang print mo dito, sir, baliktad. Nakabaliktad siya, makikita mo ito, sir. Nauna itong letter. So kung gusto mo, sir, na tulad nito na parang nakaharap siya sa'yo, hmm. i-rotate mo siya ng 180. Yan. Dapat ganyan ang printing mo, sir. Para nakatayo siya, nakaharap sa'yo. Hmm. So yun lang yung settings natin dito, sir. Baka may question ka, sir. Hindi ako. Hmm. Ikaw, sir. Let's go. Tingnan mo yung one dito. Ikaw, sir. Hmm. Anyway, sir. Ito naman, GP. Ito naman. Pero yung post kanina, siyempre, kunwari, pinost mo, mm-hmm. tapos nag-clean ka. Mm-hmm. Pag pinlay mo... Yun lang ulit, sir. O, pag pinlay mo, wala namang yung mababago sa wala, quality, di ba? Kung so, ano yun, sir, kunwari, nag-print ka, pinost mo, pag-print mo, then post, kung saan ka nag-start, sir, kunwari, kung saan ka nag-stop, pag kinontinue mo, doon ka pa rin. Sige. Pero walang mababago doon sa, ano, sir, sa image mo, kung magkakaroon na akong ano, wala ko. Kung ano yung image mo, sir, yun yung ipiprint niya. Okay, okay. Yung pag-off sa machine? Yung pag-off ng makina, sir, pipindutin mo lang ito. Yung tulad, di ba sinasabi ko kanina, sir, na emergency. Iniikot. Oh. Iniikot para mag-on. Dito, sir, pipindutin mo lang. Nakapatay na yung makina. Yeah. Okay. Ano? Last yung computer sa loob. Opo. Ito, sir, ibabalik na natin dito. Manually? Okay. So, balik natin ang manual. No? Pag dito kasi, sir. Dito, ano? Hindi, dito kasi, sir. Dito kasi, ah, kasi dito kasi, sir. Ito yung ano, solution. So, pag in-standby lang natin yung printer head doon, baka magbarado. Kaya dito, sir, may kita mo, sir, mayroong mga basa-basa. Yung solution automatic lang yan nalabas dyan. Hindi po, sir, lalagyan mo yan. Lalagyan pa. Pagka naubusan, sir, lalagyan. Yan. Tapos, sir, para madali yung pag-ano, pag hindi mo kasi mautulakan, sir, ng ganyan eh. Nang prepare sa'yo mong ganyan. Dapat hawakan mo dito, sir. Tapos sabay mong tulak na ganyan. Yan. Inangat mo angat mo lang, sir. Parang tutulungan mo siya, sir, na pag-anon. Pakanan. Pakanan. Pupush mo siya pakanan. So, pag tatanggalin mo na siya, sir, hindi mo siya matutulak lang na ganun. Gawa nga na naka... Matutulak mo to, sir. Kaso nga lang, sasabit siya dito. Sa ilalim. Sasabit sa printer head. So, dapat, sir, sabay pa rin sila. Iangat mo to. Yan. Pag nakita mo lang nasa baba na yan, sir, ito, itong plate na ito, pag nakita mo lang nakasagad na yan sa baba, pwede mo na siyang itulak ng manual. Mm. Ayun na, sir. Yung purpose na ito, sir, para to sa soaking ng ating printer head. Mm-hmm. Para hindi maalikabukan. Parang protection to ng printer head natin, sir. Mm. Ano to? Wait na, sir. I-on mo natin yung makina, sir. Sige, sir, baka meron pa kayong napapansin, sir. Awa, try nyo kaya. Unplate natin, sir, ha? Nawala ka itong isang anong bulk. Ako patay na ba? Patanggal lahat. O, dun, sir, dun. Hmm? Masaksak. So yun, ito, sir, ito yung tiyatawag naming lever. Flip siya na ito, sir, ito yung control niya dito. Pag nakaangat siya, sir, tapos nagpiprint ka, sir, hindi ito gagalaw.
Hindi ito bababa. Di ba kanina, sir? Pag magpasok na ng ano, ng tarp. Pag magpasok ng tarp, sir, turun namin, sir. Door na lang na, sir. Ha? Zero team. Okay. Iyan naman natin, sir. I-tap mo na natin ito, sir. May gunting ka kaya. Yung pula lang, ikat mo na natin ito, sir, tapos turo namin sa inyo, sir, kung paano yung paglagay ng tarpaulin. So dapat, sir, sa paglalagay ng tarpaulin, sir, dalawang tao. 10 feet kasi, sir, masyadong maligat. Takat mo na ito. So ang cutting natin, sir, pwede tayo dito mag-cut. Itong tunnel na to, sir, pwede mo ikat yan lang. Mas paborded to store. Ayun, sir. Okay, ito. Ang kubay na rin, Jib. Kailan lang ito scissors sa Jib Lock, eh? Sa pagkubay, sa kubay 3J. Oo. Oh, sir, kailan sa upos na. Kailan lang ito scissors na. Okay, ang pag-individualize sa 2x3. Mati yung lever mo. Ito sir, angat natin itong lever na ito sir. Para hindi niya ma-hold ito. Sunod ka sa kanya sir. Tuturo niya sa'yo para ito na rin yung carbon. Wait lang. Wait, ano po na? There you go. Ito na sir, i-unload niya namin sir. Okay. Doon ba siya? May ano siya dito sa may switch na sa roller natin, sa PD. Ito po yung ano niya, yung manual sa automatic niya. Ito, pagka ganyan, ito yung ano niya, yung manual. Yan, yan yung manual niya. Ay, sorry. Automatic pala. Lago, ano yung manual? Ito sir, ito yung manual saka auto. Pag ito, naka-ganyan sir. Pag naka-switch siya ng ganyan, naka-automatic siya. Tapos ito yung forward saka reverse niya. Pag naka-ganyan, yung forward niya. Tapos, i-stop na natin. Yan, pagka naka-gitna siya, yun, i-stop na. Tapos saka natin i- Meron ano sir, merong sasalo na ito sa harap. So, Help sir. Yan. So, wag natin kakalimutan sir na i-clip ito. Ito. Itong roller na to. Ito yung control na ito, sir. Tapos ito yung sa gilid. Tapos ito, sir, dito. Yung alin? Yung pagbaba na ito. Naka-release ka na eh. Naka-release ka na. Hindi, yan. Emergency. Natangin. Saan naman ako eh? Saan naman ako eh? Yan na natin sir, hihatakan ko na maayos para yung pagkakalagay mo pantay. So, ang gagawin mo sir, hatakan mo lang. Tapos sa kabila rin sir. Yan. Yung ano lang sir, yung hatak lang na may binang. Pag-hatak mo lang ganyan sir, saka mo lang i-clip pantay na yan sir. Pag ginawa mo lang kasi sir, pag hinatak mo lang ng may pondo, hindi siya pantay. So dapat sir, naka-ano siya dito. Dapat dito sir. Dito. Yan.
Dapat tapos naka-off yung switch ng TV niya para hindi siya nag-forward. So i-on mo na lang siya pagka naayos mo na din sa bed. On mo na siya, tapos ito, naka-automatic. Automatic siya, tapos i-forward mo siya. Kung sayang yun ito kasi may sensor siya sa ilalim. Yan, gusto siyang minto. Na-sense na siya ng sensor. Tapos yun siya, pwede na ready to print na siya. Meron pa tayo mga dito, sir. Ito yung LED natin. Ilaw yan dito, sir. Ilaw yan ng platform. Then ito, sir, vacuum. Pag masyadong malakas, sir, hindi siya advisable. Kasi masyadong malakas yung vacuum. Pag forward ng material, sir, gugusot, aangat. So dapat ang advisable dito sir, ito lang. Ganyan lang. Gitna lang, gitna. Ito sir, kahit ganyan, 1/4 ng... 45 degrees. Kahit, dapat hindi talaga ito. Prior to the middle. Opo. Kahit ganyan lang sir. Advisable lang yung gantong kapal sir sa mga tarpaulin na pang election. Pero pag mas manipis pa dito sir, hinaho pa ng konti yung vacuum. Pero kung mga makakapal naman, meron kasing 12 ohms, 13 ohms black tarp. Ganyan sir. Lakas mo sir. Pero kung ganyan na sir, manipis lang, ganyan lang. Tapos sir, ito yung heating switch natin. Heating switch natin sir, ang control na ito sir ay para to sa pampatuyo agad ng materials, pampatuyo ng ink na na-print na. Kabila niya sir, meron front tsaka back. Meron din yung needle sir, kaso in-off natin yung needle. Yung sa gitna kasi pag naka-on kasi yan sir, umiinit dapat yung print. Umiinit sir, yung printer head sir naiinitan. Pag naiinitan yung printer head sir, yung mga ink sa loob ng printer head mamumuo. Bakit naman sinama yan sa design? Kung ano? Yung ano sir? Dapat hindi yan sinama. Yung ano talaga nito? Yung engineer dito. Sir eh. Oo. Okay. Hindi kasi minsan nag- Okay. Sige, okay yun. So kaya enough na namin sir para yes. Hindi rin ano sa inyo. Okay. So ito yun sir. Tapos dito sir, di pa, ito sir, may control din to sir. Fan, ito yung fan, isa rin to sa nagpapatuyo. Di pa nakasaksak to sir, gawa nga lang hindi pa ayos yung kuryente natin. So, dito yun sir. Pag yung fan niya is automatic na wire printing. At ko lang naman yan. Ito lang sir, nakahiwalay yun sir. Direct yan, isa sa ato ko yun. So, pwede siya, ano, advisable ba na magpa-fan every time mag-print or no need? Kahit yung pampatuyo sir. Pag ano sir, pag mga maliliit lang yung piniprint mo, no need na. No need na. Pag kumaramihan. Kumaramihan sir, kailangan sir. Kasi kumahaba. Kailangan talaga ng fan. Okay. So, sasaksak mo lang ito sir sa outlet. Angat mo lang itong breaker. Then, kapatay pa kasi kaya nag-alak. Hindi siya mag-alak. So, ito yung fan switch natin sir. Ito yun. Adjustment. Ito yan sir. On na ito yan. So, ito yung adjustment niya sir. Sanction. Pwede mo siyang pahinaan, lakasan. Yung control na ito mga fan. Advisable na ano? Advisable sir. Kahit 100, okay lang. Okay lang. Kaso sir, pag dalawa na ito gumagana sir, tas kulob dito sir, maamoy. Maano sa mabaho. Yung ink kasi. Yung kasi pag... Resolvent. Gahap itong gazette eh. Open. Talagang sabog kapag itap. Pag uwi. Tapos, ito naman sir. Suggest mo ang ventilator. Tapos, ito sir, meron tong tatlong panel. Itong heating natin. Isa rin ito sa pampabilis. Meron tong ano sir, ilaw sa loob na umiinit. Para mabilis. Halogen. Para mabilis lalong matayo. So, heater din siya. Parang heater din siya sir. Rush na mapin. So ito yung ano natin sir, switch. Yan, yan yan sir, itong tatlo. Yung tatlo. Ito yung sir, 1, 2, 3. Yan yung sa ilaw sa likod. Hindi sir. Yung ilaw sa likod sir, doon yun. Ito sir, yung fan, sa fan lang to. Fan yan. Isang switch, dalawang fan. 2, 4, 6, 8, 4. Basta tatlo yan sir. Isa, dalawa, tatlo. Yung isa lang to sir, sa fan sir, ito na yung sa lahat control na mo. Wala ka nang gagalawin dito.
Ito kasi sir, itong tatlong to sir, ito, bali itong anim na to sir, yun lang yun sa para sa init, pampainit sa heater. Heater na ito sir ha. Yung fan sir, ang control lang niya sir, itong dalawa. Nasa fan natin. Ito sir, control na ito, ito sir, control na ito yung init. So pag naka-on yun sir, pwede mo siyang i-adjust. Ito sir, kahit mga ano lang, 30-40, mainit kasi masyado. 30-40-50. Ayan na sir. So pag hindi mo nagagamitin sir, ano mo lang yung breaker sir. Ayan, baba na yan. Yung breaker. Kahit huwag mo lang i-adjust to sir. Adjust to. Breaker na lang. Assist breaker na lang sir. Tapos ito rin. Patayin mo rin. Tanggal na yung saksak. Baka may question pa sir. Troubleshooting. Ano pa? Ano ba mga karamihan ano? Mga problema na tinutroubleshoot natin? Common. Common. Common dito sa rebonding. Lalo pag minsan kasi sir, 'di ba, ano, sa isang lugar hindi ano yung temperatura minsan pa iba-iba. Mainit, malamig. Pag ganun sir, meron tayo dito ng adjustment ng voltage. Tools. Real settings. Ayan. So dito ako mag-a-adjust. Percola yan sir. KCMY. Bali ang nangyari kasi dito sir, dalawang K, dalawang black, dalawang cyan, dalawang magenta. Kasi 8-ed style sir. So kung ano yung makita mong may banding sir, may guhit, pag nag-print ka, mag-a-adjust ka dito. Ayan. Ang adjust na ito sir, kahit ano lang, dagdag ka lang ng point 3 o 0.5. 3 to 5 lang ang adjust mo, sir. Bawal kang magdagdag ng, gawari, 12. Lagi mong 13 agad. Hindi pwede, sir. 12.3 pwede na yan. Opo, sir. Pag 12.3, sir, gawari, itong block, ginawa mong 12.3. Kabilaan dapat yan, sir. 12.3. Pag 12.3 mo, sir, i-apply to board mo. Pag apply to board mo, sir, pupunta ka doon sa purging area. Purging area yun, sir. Sa purging area, pupunta ka doon, pipindutin mo yung color na yun. Ipapurge mo para may tumulong. Okay, okay. Linis na naman ulit. Linis lang ulit. Welcome to the purge. Tapos sir, andito naman nakalagay yung mga natin, mga ink system natin. Yan. How to refill ink? Yung refill ng ink sir, bote-bote lang yan. Ah, bote-bote lang yan. Ipapasok lang yung ano. Papasok mo lang itong hose. Bubutasan mo lang yung solution. Solution sir, andito rin sir. Okay, ganun din yun. Ay, wala. Manual sir. Paglagay doon, pag kunti-kunti na siya, ano? Meron naman kami ditong syringe, sir. Ah, syringe na. Syringe na ilalagay mo doon. Tapos ito yung waste natin, sir. Yung laman na ito, sir. Yung laman na ito. Parang greenish. Yung laman na ito, sir, napupunta doon. So, ano sir, lagi mo ring i-check ito. Kung napuno na. Pag hindi mo na-check yan sir, magkakalat ka dito. Oo, tatapo. Tatapo niya. Apaw yan. Tapo na lang sa, ilumog na lang sa inyo sa ano. Tapos sir, dito naman sir, ito yung railings natin, no? Tawag namin dito, guiding rod. Ito. Ilalagay natin yan ng multi-purpose grease. Pag ganun na kasi yan sir, pag wala na mga ganyan grease yan o grass yan sir, yung takbo niya sir, hindi na smooth. Kasi sir, ito parang mga meron ng grease dyan? Wala pa sir. Anong klase ng grease? Multi-purpose grease. Bili, pag, maano pa naman sir? Hindi grasa sa motor. Hindi pwede sir. Basta, madumi yun eh. Parang may mga buwangin. Oil. Sorry, pero lang paano yung paglagay? Bari ipapahid mo lang, gano'n? Oh, sir. Kamay-kamay lang. Tulad ng ganyan. Oo, okay lang, sir. Ayun, sir. Multi-purpose grease. Punas mo lang. Pag ganyan-ganyan lang, sir, oh. Kasi kami yun, sir. Tutulog yan, sir. Halag lang sa amin. Kunti-kunti lang. Tapos, sir, kung ano, meron ka dapat tela dito na, ang tela mo? Polyester na tela, sir. Mayroon para sa eyeglass, gano'n? Uniform ba? Polyester na yun. Ito, sir. Mas
mas safe gamitin to, sir, sa pampunas ng head. Yes. Encoder string. Yan yung inikot-ikot mo kanina. Yun, inilagay sa akin. Iwan na yun dito. Iwan mo na. And then, sir, ano yan, sir? Sa opisina yan? Sa opisina. Hindi naman alam kung saan kami bibili niyan eh. Ayun, sir. Pwede sa amin, sir. Saan man yun? Oh, yes, iwan namin dito, sir, kasi yung payment ko. Oo, bibilin, sir. Bibilin, kasi... Magkano yung isang plastic na yan? Yun lang, di ko lang, sir. Matalong namin sa mga sales, sir. O, bigay mo kay JB yung ano, kontakta para ma... Sabi yun, Manila kayo? Oo. Para, pag-order ba? Oo, pag-order ba? Ito, sir, pwede rin ito pa muna sa printer. Oo. Yung pakulor, gusto mo binisin yung mga gilid-gilid na ito, sir. Pwede mo pa muna siya dito, sir. Ito ko parang mga dimi-dimi dyan. O kaya yung mismong printer red, sir, pwede yan. Lagyan ka ng konting solution. Pag magpupunas ka dito, sir, at nakikita mo itong parang ganda, sir. Ito, yan. Yan yung printer red natin, sir. Diyan lumalabas yung ink, no? Hindi ka pwedeng magpunas dyan ng kahit anong tela, ng mga mumurahing tela. Yung mga tela na ganda, sir. Yung mga telang magdagihing mulmol, tissue, bulak, hindi pwedeng ganda, sir. Kasi naiiwan yung mga ano. Opo. So dapat, sir, yung gantong tela. Polyester ang tawag natin, sir. So ipupunas mo lang yan na ganun, sir. Tapos punas sa mukha pagkatapos. Sir, ipupunas mo lang yan na ganun para malinisan mo rin yan. Pwede rin naman to, sir. Tapos, sir, pwede mo rin gamitin panlinis to, sir, sa encoder strip. Ito yung encoder strip natin, sir. Itong parang film. Ito, sir, pag minsan pag nagka-problema yan, sir, may kita mong problem yan, sir, ang output, may linya. Pag nag-print ka, sir, merong line na diretso. Yes. Kunwari, sir, merong dent ito. Merong ink or merong gas-gas ito, sir. Okay. Itong parang transparent? Apo, sir. Okay. Kung merong gas-gas yan, sir, itong sa side na to, sir, meron niyang line dito. So, ang gagawin mo nun, sir, ang una mong gagawin dun, sir, pupunasan mo ng polyester. Nang anto dapat, sir, wala hindi dapat alcohol, walang solution, walang tubig, walang alcohol, tuyo lang talaga. Tsaka bawal din yung mga rough na tela. Napangunas, opo. Kasi, lang talaga. Tsaka mild lang yung pagpunas dito, sir. Pag dininam mo kasi yung pagpunas niyan, sir, baka mabura yung film. Opo. Baka mas lalang magka-problem mo. Opo, sir. Ito, sir, yung ganito lang. Med lang. Pwede na, sir, pag ganun. Hanggang dulo, dahan-dahan lang. Hindi ba siya breakable? Hindi, sir. Pag ginunting, sir, mga ano. Okay. Pero kung sa kamay lang, sir. Okay. Matutupi. Okay. Ng... Pwede siya mag-brittle ka agad? Hindi po. Okay. Yung lifespan yan, kunwari, sa kakapunas kasi ano? Lifespan ng... Ng... Ito, sir, pupunasan mo lang naman to, sir, pag may marami ng alikabok. Or... may dumi, doon lang. Pero kung wala naman, sir, kahit pag muna punasan. Okay lang. Tsaka may kita mo naman sa output, sir. Eh. Pag nag-print ka, then yung sinabi ko kanina, pag merong vertical line, yun, okay, sir, may problema. Yung pan na kayo, yun yung lilisin. Opo. Kunwari, sir, dito, ito. Itong spot na to, sir. Merong vertical line na gano'n, isang diretso. Okay. Itong spot na to, yun lang lilisin mo. Yun, sir, baka may tanong pa. Paano pag nag-brown out? Tapos nasa gitnaan ka na nga, siyempre sayang yun. Ano yung isang basya? Pagbalik ng power? Hindi, sir. Ano concept yun? Start talaga, sayang ano? Ano yun, sir? Pwede ka nun, sir. UPS. Kaso malaki-laki yung UPS, kailangan yun. Oo. Sir, kung natin sa gayong power sa UPS. Kasi yung UPS merong reserve power. Nag-iwan nga. Waste na lang yun siya. Meron, sir, yung ibang ginagawa, no? Pagpalagay nating mahaba. Hindi man sisira agad kasi dito sa amin palagi nagbo-brown out. Oh, yan yan. May ibang may times talaga na cigarette brown out din. Pag ganun, sir, pag nag-brown out, sir, tanggalin niyo na lang agad sa saksak yung makina. Pag tanggal niyo sa saksak, saka niyo patayin yung makina. Ganun, sir. Huwag niyo ano, sir, di ba? Minsan kasi, sir, inahayaan natin yung kung ano yung appliances natin na pag nag-brown out, pag iniintay nating magbukas ulit saka magbubukas yung ano. Tanggalin lang natin sa saksak, lahat ng nakakit sa makina. Tanggalin talaga. Pagtanggal mo, sir, saka may off yung makina. Tapos saka ka mag, ano, sir, magbukas yung makina pag stable na ulit yung kuryente. Yung minsan, sir,
umaabot na ang ilang volts yung kuryente dito. Kasi mayroong mga nasa ito, umaabot ng 250. Hindi ko na alam yan. Pag ganun sir, baka hindi kasi stable yung kuryente. Ay, stable yung breaker. Oh, may breaker naman natin. So, sir. So, tas, ito sir, kailangan na ito sir, pag mag-print ka sir, kailangan may aircon. Pag ano sir, pag mainit na ganito sir, magkakaroon niya ng guhit-guhit. Ito nung nakakita mo nung ano sir, nararaan. Iba yung output. Sa kumahan din. Diba sir, nung nakaraan nag-print tayo, walang aircon. Nakita mo may guhit. Ang gara naman na printer nito, aircon talaga. Pero pera natin yung anong banding yung sir, kasi may temperature. May temperature sa voltage. Ito siya na ah, okay. Tapos siya na print sa aircon. Like so, ano sir, ano consistent yung ano natin yung temperature ng ano area. So dapat git siya sir. Temperature sa aircon 18 19. Advisable siya na ulo. Hindi sobrang ulam siya. Yung tikum-tik lang pagkapawisan ganun. Mm. Oh, mga 20 21 pwede na yan. Problema siya. Ang naman nito sir ano eh room temperature naman nito 18 to 28. Or 26. Sabog ka talaga pagkatapos. Tapos sir, dapat dito sa room na to, sir, dapat meron ka muna dito paggawa ka ng exhaust fan. Exhaust talaga. Kasi sir, kung wala kang exhaust fan dito, baka paglabas mo, sir, sabog ka na. Sabog ka talaga. Pag-ingo na daan, para na. Mamamaga mo na dito. Ako, ito, William. Ilan na sa... Si madam? Ano ilan sa madam? Nagawa ka dapat. Pa, ilang papangagan? Ilang papangagan? Sila rin halari. Ah. Asa ito program niya. Bisa gawa guys, go. Oh. Sir, baka may question pa kayo, sir. Ako, kinakaw. Ikaw, sir. Mag-iisip pa ako. Ikaw mo yung dito. Last drive. Huh? Last drive? Mayroon niya. Last drive. Mayroon sa computer. Meron, sir, sa computer. PC, mag-iap kasi. Paano pagbukas nito? Ito sir, dito. Tignan mo yung ano, sir, yung magnet. Ah, dyan yung bukasan. Ayun. Sa amin yung USB. Sa harap sir, meron sir. Ah, dito? Yung term niya pa sa buso. Pwede po, pulsa. Pwede ba siya? Paano yun sir na ilalaan namin yung dalawa sa isang laptop? Ganun. Paano po? Ilalatag siya ba? Para ilalatag? Ilalatag lang ba? Para hindi nabaya prescribe yung ano. Hindi siya USB. Ah, LAN. Pwede sir, magkakabit kayo ng LAN cable. Ah, LAN. Alam ko, meron naman sir. Pwede mag-guru sir. Ang pagkakalang sir sa IP sir. Meron to sir. Pwede ko lang. Pwede ko lang. Pwede natin. Ilalatag sir. Tapos sir, meron dito na ano, na parang flash drive. Na hindi pwedeng iwala. Ito sir. Hindi tanggalin yan. Bawal tanggalin ito sir. Parang itsurang flash drive lang sir. Pero dangle yan. License to ng software natin sir. Sir, ikuha na lang yung USB na lang. Maglaan ko sir. Tapos sir, ito naman yung ano natin sir. USB cable. Na, saan yung saksak yung USB? Sa harap? Sa likod? Opo, dito sa harap sir. Yung USB. Tapos ito sir, USB key. Ilatag na siya kaagad. Parang hindi naman ano. Yan sir. Yan, ganun yung gano'n yan. Ah, sir. So, ang magandang gawin talaga dyan para hindi pa naibukas. Minsana na yung pag-print, no? Tapos gawin nyo talaga lahat ng mga file. Tapos yung pag-print, minsana na. No? Kasi... Depende sa ano, printing requirement. Ito sir, isa pang mahalaga sir. Ito sir. Ito sir, USB cable natin. So, ito sir, ito yung di rin pwedeng tanggalin to. Dalawa yan, di ba sir? Itong dalawang nasa taas sir, bawal tanggalin yan. Ito kasi sir, ito yung nagko-connect sa software natin. Ito yung sa printer manager. Then, ito yung license para sa main tap. Itong dalawa sir, bawal tanggalin yan. Pag tinanggal mo yan sir, mag-offline yung software natin. Hindi mo siya makakontrol, hindi ka makakapag-print. So walang hilagdag sa loob. Oo, sir. Sir, baka may question pa, sir. Ano ba ibang-ibang ano?
tinatawag sa inyo na client na minsan mga problema. Tinatawag nila. Minsan sir, sa ano lang eh, sa sensor na ito. Minsan kasi sir, nababangga nila yan. Kaya minsan nagsistop, tulungan. Dire-diretso lang minsan sir. Ayan ba yung sensor na ito yung sensor nag-stop dito. Oo. Minsan sir, nasasanggi nila yan. No? Kasi minsan naglalagay sila ng material dito sa ilalim. So na ano nila sir, na tatamaan ng tarpaulin nila yan. Dito sa line. Tapos sir, minsan sir, sa software. Oo. Yung pag na-virus lang kasi yung software na, natin yeah. Sir, minsan. Yung driver sir, kinakain ng virus. Oo. So, may dito sir. Dapat yung isang, ano yung ano sir, flash drive? Hindi, ang system talaga, pag nag-virus. Pag na, di ba sir, minsan, meron kasi mga virus sir na ang binabanatan sir, yung driver. Oo, oh, yung worm. Oo, yung worm. So, ang gagawin mo lang sir, eto, lalo to. Mag-offline to sir, kahit naka-connect yung USB. Mag-offline to sir, ang gagawin mo na ito sir, i-re-install mo to. Sa pag-reinstall na ito, sir, ituturo namin sa'yo, itatawag na lang sa amin. Tawag na lang? Kasi hindi natin pwedeng iyan na, sir, kasi baka may magalaw sa software. Sa JP. Tawag na lang. Meron lang dito naman yung mga backup software natin, sir. Nilagay ko naman. Sa new folder, okay. New folder. Ito yung natin, sir, software natin. Saan yun? Hindi na. Ito? Hindi pa na ano, decompress. Ito sir. Ito yun sir, ito yung software natin. Setup Printer Manager. Diyan yung installer natin. Pero ngayon sir, huwag nyo muna ang galawin. Okay naman. Tapos sir, meron kasi itong calibration sir. Di ba yung sa mga printer kasi sir. Pag when to calibrate? How frequent na mag-calibrate? Once lang sir eh. Okay. Once lang, o kaya pag nag-reinstall ka ng software. Ayun na. O kaya pag nagtanggal ka ng printer head. Okay. Sa printer head naman sir, si technician naman magkakalit. Ah, yes. So, okay. So pag ano sir, pag nag-reinstall ka ng software, may sinave naman ako kami dito na ano sir, na calibration na software. Settings, ito sir. Punta ka settings, tapos load. May ginawa akong dito sir, may ginawa kaming file. Punta ka na sa computer. I-import na lang. Import mo lang calibration. Ito yun sir. Yan yung calibration na ginawa natin. Pag in-import mo yan sir, okay automatic na ulit. Balik na ulit sa dati yung settings mo. Parang mag-reset siya. Ginagawa lang natin yun sir. Pag, minsan kasi pag namabirus yan, merong, di ba, merong mga software na hindi pinapatay yung driver, minsan may sinisira lang sila sa software. Possible sir na minsan yung calibration sir, tiyatamaan nila. Oo, kinakain na. Kinakain nila. Ay, mas mura nga ito siguro kung i-ano mo, i-zip mo na yun. Pwede sir. I-zip mo na yun. Yan. Ito nga press the rate, ito nga boring ito siya. Yan. Kumuha ka ng zip ng isa. Saan dito sir? Ito. Basta magka-autoran virus. Yan. Pero ito na kahit. Hindi ito siya ang import mo. Hindi, huwag yung email. Yan. Zip mo lang siya. Ayan, literar. Yan. Yan. Okay na yan. Kasi kahit magka-virus, open na namin yung calibration na zip. Yan sir, baka may mga tanong pa kayo. Madi-delete ba to? Pwede sir. Sa-select mo lang. Okay, select mo yan sir. Delete mo lang, yes. Okay, select mo silang lahat. Delete. Yes. Pero ma-retrieve mo rin. Ma-retrieve mo rin sir. Punta ka lang sa pinaglalagyan ng file mo. Andiyan sir. Kung yun na dito sir, pwede mong i-delete. Pero kung saan mo pinaglagay yung file, kunwari, ayan. Hindi mo na siya ma-retrieve dun sa software. Gawin talaga ng folder yung lahat ng mga file para... Mas maganda sir, para organize. May number naman no, pag in caso yan, may... Sir. Iwan naman namin yung number namin okay. Sir. Kung sakasakali meron kayong tanong. One call away.
Basta ano nyo lang kami, sir. Inform nyo lang kami kung sino po kayo. Sabihin nyo sa amin, sir. Then, tawagan nyo kami. Kung may internet to, mag-update ba yung... So, mas maganda, wag na nga. Hindi lang, kasi sila ba? Oo. Maganda, wag na. Kung may conflict kasi, sir. Oo. Nakatano lang talaga siya. Yung i-offline nyo lang, sir. Flashlight ko. Sa isa. Itong computer na to, sir. Gawin nyo lang to para sa makina. Pero kung mag-layout kayo, sir, sa ibang ano na. Kami lang talaga.